Bago na tong mga dahon, mga bay. Talagang napakaganda po ng kulay sa mga bagong usbong. Hello po, good day po sa inyong lahat. Sa wakas ay nagpakita na po si Haring Araw. Kaya ngayon ay mag-update ako kung ano na ba ang mga itsura ng aming mga halaman pagkatapos po ng bagyong paing. At sa mga plantita dyan at plantito na hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, pakisubscribe po at pindutin na rin po ang notification bell for more videos. Medyo matagal-tagal din pong tumigil ang pag-ulan dito sa amin at ngayon lang po tayo makapag-update sa mga halaman. Meron po kasing nagtatanong kung kumusta na ba ang aming mga halaman dito dahil po sa bagyo. So ngayon po ipapakita ko sa inyo kung ano na ba ang kanilang mga itsura. Dito po banda, meron pong isa na parang bumaluktot dahil po sa ulan. Ito pong parang buntot ng pusa. Klase po ito ng akalepa. So ito lang po kasi sa sobrang taas na niya, ganyan po ang nangyari. Puputulin ko na lang yan para tumuwid na naman po siya pabalik. Yan. At dito naman po sa side na to, okay lang naman po ang mga halaman namin dito. Ang mga crotons, mga bougainvillea, itong iba pang mga halaman, itong akalepa na green or variegated, hindi po siya na damage. So sa banda doon, tingnan natin, wala naman pong ni isa na na damage. At dahil po sa ulan, lalong lalo po silang gumanda. Itong mga crotons ko, mga bay, napakasigla na po nila. At yung mga bago kong tinanim na mga crotons, itong mga gold dust, masigla na po. Yan, buhay na. Mga ano na siguro, mga 2 weeks ago na nalipat ko sila dito. Yan na po ang kanilang itsura. So may mga bago na pong mga dahon na tumubo sa dulo. Yan. At yung nilagay ko dyan na mga crotons, masiglang po sila ang mga nakapaso. Lalo po silang gumanda dyan. Itong mga crotons na to, lalong lalo na to, ay pinutulan ko po ang dulo nito. At meron na pong bagong sumibol na mga dahon at yung kulay po talaga ay napakaganda. So para siyang si Imelda na maliit po ang dahon. Yan. Ito naman, itong parang nagbabaga ang kulay. Pinutulan ko rin po ang dulo nito. Kaya ito na po yung bagong sibol niya. So maganda po ang croton pag medyo ano na po yung mga dahon nila magugulang na. Puputulan lang po natin yung dulo. Tapos meron na pong papalit dyan na panibago at gaganda na naman po ang kanilang mga kulay. So ito, pinutulan ko rin ang dulo to bago na siyang sibol. Ito rin po yung nabili ko ng 50 pesos. Yung dalawa 50 pesos at na pinakita ko po sa video ang pagtatanim ko. So rooted na po siya at ito masigla na po. Nilagay ko po siya sa cement pot. Talagang buhay na siya. To sa medyo gitna nila, meron din dito. Grabe, ang ganda talaga ng kulay, oh. Yellow, tapos green. So, pag ano na, medyo matured na to, pupula din po ang kanyang dahon. At ito, nabili din po namin ito. Abay. Ito yung nilagay ko talaga sa gitna kasi nag-iisang variety lang po siya dyan. At napakaganda po ng kanyang hubog. Ito po yung pinaka rare siguro na croton dito sa amin kasi yan po, oh, bihirang-bihira lang po natin itong makikita. Yan, yung kulay niya
May pula, may yellow, may green. Talagang napakalago niya, oh. Ito, paparamihin ko to. So, si Ma'am Itel and Toma ay bibili sana ng mga croutons namin. Pero yung iba, dinala kasi sa school, kaya medyo konti na lang po. Pero huwag kang mag-alala, Ma'am. Eh, magpapaugat ako dito ng marami para makabili ka. Yan. So, dito tayo sa kabilang banda ng aming mga halaman. Ito po. Yung mga yellow leaves namin na croton, yan po sila. So, di ba ang lalaki na po nila, yan, para pong mangga. So, ang tawag ko dyan ay yellow eye stone. Para siyang mangga talaga na hinog kapag nag-yellow at saka green. Kakaiba kasi yung pagka-yellow niya, medyo dark po ang kanyang pagka-yellow. So, medyo, ano po to, rare din po ito na croton. So, tatlo po sila dyan na nakatanim po. At, yan, lumaki na po sila ng husto. Dito. Dito po, may pagbabago po sa aming garden kasi meron po akong nilagay dyan na yung drip board. At nagtanim po ako ng lemon lime dyan sa ibaba. So, kabilaan po yan dito po sa kabilang side, meron din pong lemon lime. Hindi naman po sila masyadong naiinitan dito. So, morning sunlight lang po ang nare-receive nila, kaya hindi po sila nasusunog. So, tamang-tama po dito kasi kapag tanghali na, yan, meron pong napakalaking magtalisay. Medyo malilim na po sila dito kapag ano po, mga 11 o'clock in the morning. Diyan yung mga iba pa namin mga croutons na malalaki na rin po. Ang tawag ko diyan ay mga banana crouton na para talagang saging ang hugis ng kanyang dahon. Tingnan niyo po nang maigi ang kanyang dahon. Diba? Napaka-yellow po. At hindi po gaanong malaki ang kanyang mga dahon, parang pataas po. Yan. So marami po sila dito na ganyan po ang variety. So ito, nag-iisa na lang to. Ay, andun pala sa kabila, nilipat ko. O, galing dito yun, yung napalitan sa dripwood, nandun po sa kabilang side. Aming mga bigonya rin ay namulaklak na. Ang ganda talaga ng bigonya kasi hindi po nawawala ng mga bulaklak. So, napakalago na po dito banda, yung mga aglaonema. At yung aming ipisya, sobrang lago po. Talagang magandang maganda siya. Oh. Napakataas na niya. At ang daming bulaklak. So ito yung nagustuhan ko rin po sa ipisya. Kasi nagtatagal po siya ng ilang taon bago palitan ng soil. Dumadami sila, tumataas din po. Panghanging talaga sila. Ito naman si Oak Leaf. Yan, malaki na po, mataas na oh. Dalawa po silang oak leaf dito. Ayan po ang isa, napakataas na niya. At ang ganda po ng combination ng kanyang dahon. Maganda to paramihin kasi bibihira lang din po itong klase na croton na to. So dyan, meron din po kaming yellow cabbage. At yun, so pinakadulo, meron din pong nag-iisa dyan na ganyan po ang variety. Dito na naman po tayo sa kabilang side. Ito po, update po natin itong lemon lime dito na nakalagay po sa dripwood. Kumapit na po sila at ang ganda po ng kanyang kulay. Yung pinakadulo mga bay, oh, grabe ang ganda po ng kanyang dahon. Parang malambot po tingnan. Gustong gusto ko rin po itong mga lemon lime kapag ano po, nasa lilim talaga na lugar. At hindi po na-expose masyado sa araw, napakatingkad po talaga ng kulay. Pero pag talagang nasobrahan sila sa sikat ng araw, medyo pumuputi po ang kanilang dahon. Pero ito, okay lang po sila dito. Itong halaman na to, oh, may tumubo na po na bago. Ito po yung mga makalumang klaseng halaman
Kadalasan po itong ilagay sa loob ng bahay, sa loob ng classroom, kasi ano po sila eh, tumatagal po sila kahit hindi po sila naiinitan, talagang nagbo-bloom pa rin sila. So maganda rin po sila ilagay dito sa labas. Outdoor at indoor plant po ito na halaman. Yan yung mga crotons namin dito banda. Inapakalago na po, matataas na po, lalong-lalo na po ito si Sansibar. Yan itong mga kulot, eh, hindi pa talaga ako nakapagpaugat nito. Marami akong plano dito mga bay, kasi gusto kong dagdagan pa ang mga kroto namin. Paramihin pa talaga. Ang dami ng sanga na pwede pong imarkot. Kapag mamarko to, ano na siya, malago, kasi yung sanga din niya ay ang dami pong tumubo na maliliit na sanga. Yan o. Puro sila malalago. Ang ganda po, imarko talaga. Dito naman po banda, yung natanim ko, kung nakita nyo po ito sa video ko, itong mga toothpick na croton, medyo lumago na po sila at lumaki na po ng konti. So gustong gusto nila dito na pwesto. Mataba po ang lupa kaya mabilis po silang lumaki. Si pobreng kahoy, para siyang Christmas tree. May plano ako nito na bunutin, lagyan po ng ano, siris or ilaw. Kasi nakita ko po sa nung nag-vlog ko ako doon sa medyo malapit-lapit dito sa amin, ito po yung ginamit niya at nilagyan po ng mga ilaw. Medyo mataas na siya. Ang daming mapaglagyan ng ilaw mga bay, oh. Ito banda, yung nilinis ko, ang ganda po. Napaka ano, lamig sa mata. Ang mga tea plant, mataas na po sila. Ilang araw din po akong naglilinis dito sa garden, dahil medyo napabayaan po, maaliwalas na po tingnan kahit marami pong mga croton dito at iba pang mga halaman. So ang laki na po ng aming halaman na ganyan. At may bulaklak na po. So maganda din po siyang pang shade sa iba pang mga halaman. Yan. Sa left side ng aming garden, ito po ang itsura. Matataas na rin po ang mga sansibar dito. Ang bilis nilang tumaas talaga kasi medyo ano dito eh, malamig. At palagi pong nababasa ang lupa dahil malapit lang po kami sa gripo. At ito, meron kaming bagong tinanim na dogfennel. Diyan mga arrowhead na mga crotons. Nagye-yellow po ang kanilang mga dahon. Doon banda, meron pong mga bulaklak. Yan. Ganda po haluan ng bulaklak ang mga crotons. Kasi makukulay po ang mga dahon. Tapos, meron din pong mga bulaklak na humahalo. Kaya, yun, ang ganda po pagmasdan talaga. Dito, mga yellow na dahon ng mga crotons. Matataas na rin po. Dito rin banda, si Golden Tobacco, napakalaki po ng dahon. Yan si Oak Leaf, ay pulang pula. Si Croton Andrew, medyo maliit pa. Yung iba pang crotons dyan, malalaki po ang dahon, makukulay. Ganda po na pinaghalo po natin ang yellow at saka meron pong maraming combination na crotons.
mga tea plant dyan na matataas na. Maganda din po ang tea plant na pang bakod natin. O, dyan po sa pinakagilid talaga itanim. Dahil namumula po, nagpipink ang kanilang mga dahon. Kaya ang ganda po ng combination dito. Napakalamig po sa mata talaga. Pagmasdan. O, yan. Yan po. Grabe. Kapag fan kayo ng mga crotons, gugustuhin mo talagang magtanim sa iyong bakuran. May corn plant. Marami-rami na rin po kaming mga halaman dito na talagang ilang taon din po ang pagpupursige para dumami. Yung golden putos na giant, yan, napaka laguna niya dyan. Dito rin banda, may mga ganito kaming klaseng crotons na malalaki na rin po. Yellow at saka green. Kakaiba din po ang kanyang kulay. Kasi hindi po siya ano, purong yellow. May ano po, parang nasa gitna lang po ang yellow niya. Yan, malalaki at matataas na po sila. Matataba. Parehas po sila ng variety dito. Ganyan po, pag nasinagan po sila ng araw, talagang ang ganda po ng kanilang mga dahon. Yan po, tingnan niyo po ang paligid dito. Medyo matataas na po ang damo, pero lilinisin ko to ulit. Maganda talaga tingnan ang paligid pag umaga, lalo-lalo na po kapag maraming halaman. So si ano pala, turtleback, oh, hindi ko na nakita sa inyo. Ang dami na rin niyang sanga na pwede pong imarkot. Dami, oh, 1, 2, 3, 4, 5. Limang sanga rin. Pwede nang ano yan, paramihin. Nag-iisa lang po ang turtleback namin. Kung nagustuhan niyo po ang video na to, mag-like, mag-share, mag-comment at huwag pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel para updated po kayo palagi sa mga videos na i-upload ko. So, tandaan po na alagaan po natin ang ating mga halaman dahil plant is life. Muli po, ito si Bay J. Magandang araw po.